Good evening. This is an exclusive interview to the Honorable Mayor of Prieto Diaz, Sorsogon, Honorable Benito Boyti Doma. Good evening, Mayor. We at Bicol Express News would like to congratulate the achievement of your municipality as an awardee for the coastal management system given by the national government. Since you have done a great job in promoting and upholding the resources and the environment of Prieto Diaz. How did you come up with that, Mayor? Mahabang kwento po yan. Opo. Ito po ay nagsimula noong 1993. Mm-hmm. Pumasok sa Prieto Diaz yung Coastal Environment Program ng DENR. Okay. Ang unang ginawa doon ng pacing ay ang community organizing. Mm-hmm. At naging bahagi na po noon doon, boy. Kasama, dahil ako noon ang chair kabataang barangay sa Barangay Perlas, nakasama ako bilang youth representative doon sa organization na inorganize ng DENR. Ito ay Coastal Environment Program, flagship program ng DENR before, which is the conservation ng aming marine resources, especially the mangrove forest. So, yung organizing, naging bahagi tayo doon, boy, ano? Naging youth representative ako. Multisectoral yung representation nun. May women sector, senior citizen, fisher folks, religious sector, at yung women sector na baka importante. So, may series of trainings kami nun. Series of leadership seminars. Yun. Doon tayo na-build up in 1993. In 1995, pumasok ako ng politika sa Prieto Diaz. So talagang yun yung naging platform ko, boy, ano, yung Coastal Environment Program. In 1995, tumakbo akong kagawad and I won third place. So first term ko yon. So ako naging chairman na ng environment. So focus ako doon sa aming coastal environment. At alam mo ba, that time, nag-start yung reforestation. Mm-hmm. May natural growth na sa Prieto Diaz, pero series of reforestation. Natap din natin noon yung indigenous people. Okay. That time. At ang very challenging noon ay yung rampant cutting ng mangroves. Mm-hmm. Zero knowledge yung tao, what is the importance, what is the value of the mangrove ecosystem or coastal ecosystem per se. So, maraming ano doon, pinuputo lang kahoy yung mangrove, inuulin siya. Mm-hmm. Mga siguro, bakawan? Yung bakawan mismo, bakawan yung mismo. Mangrove mismo. Okay. Pinuputol yun ng mga, actually matagal na sila talaga, yun yung hanap buhay nila. Mm-hmm. May mga ano sila, no? Yung butas, may hole. Mm-hmm. Talagang nilalagay talaga yung mga mangrove, inuulin siya. Mm-hmm. So, through the Coastal Environment Program, naipaabot natin yung importance, yung value ng ating mangroves particular. Ano. So, from that time, yung mayor before was Tony Chonela. Mm-hmm. So, tinigil yung ano, yung pag-uuling sa Prieto Diaz. In 1998, I ran again. Nag-re-elect ako bilang kagawad, municipal councilor. Nanalo tayo, number one ako that time. So, in 2001, tumakbo tayong mayor, nanalo tayo. So, yun yung political base natin, boy. Talagang bahagi na rin siya ng buhay ko, yung coastal environment ng Prieto Diaz. At alam mo ba, boy, doon ko rin nakitala si Judy. I believe so. Yeah. I believe so. Doon ko rin nakilala si Judy kasi isa siyang empleyado ng DNR before. Tapos, BS Bio siya. So, uh-huh. Sila yung nagre-research nun about mangroves, seagrass, corals, pati yung aming mga birds yung doon sa Prieto Diaz. So doon kami nagkakilala. So kasama na rin doon, boy, yung ano, yung love story. So meron tayong political story, love story. So talagang malapit talaga sa ano, sa both of you talaga would concern about the environment. Parehas talaga ang tema ng buhay nyo. Yeah. Papangalagaan nyo yung environment, and habang pinapalagaan yung environment, pinapalahalagaan ninyo ang inyong magiging relasyon. Yes. So doon kami nakakilala talaga, boy. So yun, and at the same time ng mayor na ako, so
naka-focus tayo doon. Kasi ang Preto Diaz ay 23 barangays, 18 barangays ay nasa coastal area. Mm-hmm. At that 18 barangays niyan, merong mangrove. Merong okay. mangrove. Okay. So, almost 1,034 hectares ang mangrove sa Preto Diaz. Okay. Only very few knows na ganyang kalaki ang mangrove. Opo. May natural growth. Tapos may nireforest tayo. Okay. And ang kagandahan dito ay maraming species ng mangrove sa Preto Diaz. Ah, okay. At meron tayong na-discover na 3 rare species ng mangrove sa Preto Diaz. Yun niya ang napakaganda talaga. So, yung na-organize na organization, nabuo siya as CIMANCOR. Yung C stands for seagrass. Oh. Yung MAN stands for mangroves. Yung CORE stands for corals. So, yun okay. yung pangalan ng People's Organization. Grupo. Yung grupo. Yung PO. Yung PO. So, binigyan nyo ng mangrove stewardship MSA, Mangrove Stewardship Agreement ng between DNR and the CIMANCOR. Okay. Yun yung na-organize na PO. At the same time, may mga series of trainings pa rin. Nag-introduced before yung mga livelihood acts, aspect ng programa. Maraming in-introduce na livelihood pero marami din nag-failure. Okay. So, yun. Yun nga, bilang mayor na ako that time, continuous series of consultations, meetings with the Fisher Fox. Alam talaga natin kung ano yung halaga, yung importance ng ating coastal ecosystem particular. Dahil ako boy talaga ay naniniwala, madalas ko itong sinasabi sa lahat ng interview sa akin. Ako po talaga ay naniniwala na yung best manager ng resources ay yung stakeholder mismo. Correct. Yung tao. Correct. Tama yan. Na direktang gumagamit at nanginginabang nito. Mm-hmm. So, fisherman. Mm-hmm. Kung fisher fox ka, fisherman ka, dapat alagaan mo yung ating karagatan. Kasi, alam mo boy, yung dagat, walang may-ari eh. Yeah. Mm-hmm. Napaka... Tama talaga. Napaka... Tapi ko nga, napakaswerte ng mga fisherman. Kasi, yung fisherman, hindi naman sila nagpapalaki ng isda eh. Hindi naman sila nagpapakain ng mga isda. Pupunta lang sila sa dagat, huhulihin nila. Unlike yung farmer natin, maraming proseso. Series of, sa unang-una, mag-aano ka, mag-aayusin mo yung lupa, maarado, ganyan, mataro. Maraming proseso, mapapuno, mahilamon, everything. Tapos dadaanan pa ng bagyo. Marami kang input before you harvest. Mm-hmm. Pero yung ating fisherman, yung ating dagat, hindi eh. Punta lang tayo doon. Sabi ko nga sa kanila, yung moral obligation ng fisherman ay to take care of the environment. So doon na natin i-infuse yung ano, yung kahalagahan ng marine ecosystem. Okay. And very blessed ang Pertudias kasi tahanan ito ng ano, ng mangrove forest, seagrass beds. Mm-hmm. Napakalawak ng seagrass beds namin, boy. Tapos, yung ating corals. Uh-huh. So, abundance of corals. Opo. So, kung abundant yung ating resources at well-preserved, magkakaroon na ng ano yan eh, yung biodiversity. Siyempre, dadami yung isda, dadami yung mga shells, yung mga alimango, lamang dagat niya. So, we make it to a point na mag-declare ng isang mangrove forest sa Preto okay. Diaz. Mangrove forest reserve. May ordinansa tayo dyan. Meron tayong seagrass bed reserve. Mm-hmm. May ordinansa din yun. Meron din tayong, nag-declare tayo ng Marilag Marine Reserve. Okay. Para ma-preserve yung area. Lahat na ito, Mayor, offshoot ng pinag-umpisa nyo since 1993. Yes. Kung 1993, that is already 28 years continuing environmental concern para po sa coastal management resources ng Preto Diaz. Correct. As of now po, Mayor, ano pa ang nakikitang beneficyo ng mga stakeholders dito sa coastal resources po ninyo, itong mangrove resources nyo?
nung nag-declare tayo ng mga mangrove forest reserve, seagrass bed reserve, marilag marine reserve, mm-hmm. na pakita natin sa tao na kailangan pala talaga itong i-preserve at conserve kasi dumami yung ating ano, yung ating huli. Huli. Opo. At the same time, itong mga proseso ng paggamit before may mga yung kuyog na tinatawag, juvenile siganid. Sabi ko sa kanila, ba't natin huhuliin itong kaliit-liit? Magkano isang, ang bilihan isang lata is 500 lang eh. Ilang libo yon? Mm-hmm. Sabi ko sa kanila, palakihin natin ito. Tapos gawin natin itong danggit. So, boneless. Boneless mm-hmm. danggit. So, naging livelihood yun. At this time, industriya na siya, boy. Mm-hmm. So, nagkawa tayo ng ordinansa na ipagbawal yung paghuli ng maliliit na siganid. Yung juvenile. Mm-hmm. Yung locally known as kuyog. Sabi ko sa kanila, palakihin natin ito. At first, madaming struggle, maraming nagalit, maraming hindi natanggap yung ganito, ganong pagban ng catching. Pero, kinausap natin ating mga fisherman, nung nakita nila yung output, ay, maganda pala. Uh-huh. Maganda pala. Kasi versus yan eh. Ah, yeah. Tama po, tama. Yung almost a million of juvenile siganid, kung palakihin natin, ilan yung value nun? Yun. So, bina natin yon. At the same time, itong catching ng crablets, mm-hmm. ng alimango, alimango, kasi sinusudsud yan eh, sudsud yung proseso. So, nasisira talaga yung habitat niya. Yeah. At the same time, because yung value ng maliliit ay say 5 pesos. Kung palakihin natin, magkano yun? 20 pesos. O, maliit lang na Panahon. Oh, ang paghintay para panahon. Lumaki yun. Mm-hmm. So, naintindihan naman nila at in-implement natin yun. Alam mo ba, boy, yung ano, yung mangrove forest? Yeah. Oh. Mother of the sea yan eh. Mother of the sea yan. Hindi lang yung concept na production ng mga resources, yung mga shells, yung mga alimango, yung mga ananak. Hindi lang yun. In times of calamity, in times na malalakas ang alon, natural barrier yun. Yeah, tama. Tama po. Yun ang kagandahan na dapat ma-preserve talaga yun. Kasi yung protection, yun ang pinakamaganda niya. Kasi this time, mga buhay, Pacific Coast ang Prieto Diaz. So, dapat well-protected siya. Pero along that way, kailangan natin yung tulong ng iba-ibang sektor ng community. Youth sector doon, we invite them to plant trees. The high school students, yan, mga religious groups. This time, ang strategy namin ay nag-i-invite kami ng mga organized group, people's organization to plant trees in Prieto Diaz. Okay. Bibigyan natin ng isang lugar, say 2 hectares, sila ang magtatanim. Sila na mag-aalaga noon. Oh. So, hindi yung plant now, hayaan na natin kung tumupo or hindi. So, this time, alimbawa, may organisasyon ka, you go to us, bigyan natin ikaw ng 2 hektarya. So, taniman nyo. At kayo na ang magpapatlaki noon. Yung mga seedlings niya, mayo? It will be provided by the local government unit. Okay. So, yun yung partnership. Meron dati bagang mayor na program ang provincial government ng Sorsogon. Reforestations ng mga shorelines to mangrove. I think it stretches from Sorsogon City up to Kasiguran and somewhere else. Mm-hmm. Ano, walang natap na ganon na hindi naging conduit yung ba yung municipality mo, yung Prieto Diaz ng program na yan. Kasi I believe dati may grupo dyan somewhere in Himalutok, Sorsogon, who handled that. Kaya lang masyado naging controversial yun. Hindi namin yun. Hindi nyo. Hindi kami naka-avail noon. But yung dyan kawang strategy, kasi boy, sige natin ang tree planting. Baka plant, iiwanan natin. Tumubo siya, lumaki siya, lumago-uba siya. Pero ito yung may sense of ownership, yung group na pupunta doon. Parang sustain the growth. Yung aming pulp sea. Okay. Malaki ang area niyan sa Prieto Diaz. Yung aming GNIP. Yung lately, yung Ako Bicol. Nagtanim din doon. Yung ating parole ng mga prisoners, okay. Nagtanim din doon.
Nag-invite din kami ng mga Rotarians, somewhere in Manila, somewhere in Legazpi. Nagtatanim din sila dyan. So, ang naging stakeholders na ngayon, Mayor, hindi lang taga-Prieto Diaz. Yes. It becomes a sort of a national concern because they, nakita nila kung paano naging very progressive ang mangrove resources ng Prieto Diaz. Kung kinakailangan lang, kung meron lang talagang tunay na mamamahala at pagmamalasakit. Kaya nasabi mo na meron na ngayon mga Rotary na pumapasok, yung ibang party list na pumapasok, tapos ibang mga civil society organizations na binibigyan nyo ng particular area to plan and sustain the program. Over and above, Mayor, sa ngayon, dahil enter mo na as Mayor ng Prieto Diaz, siyempre, ihahabili mo yan sa susunod na ang process of continuity, kung nandiyan ka na sa provincial board, how would you reintroduce the program as a vehicle for a wider participation ng probinsya sa mangrove reforestation? Well, boy, ang sustainability yung challenge. Yung challenge dyan. Yung isang strategy natin dyan ay we make it sure na meron tayong ordinansa. Mm-hmm. Para for sure talaga madidiretso yun. Pero hindi siya matitigil sa implementation ng conservation. Yung challenge ngayon, kasi nandiyan na yan eh. Mm-hmm. Yung challenge ngayon, boy, is conservation, preservation, and protection. So, meron tayong organized bantay-dagat na nandiyan in place. So, hopefully, sila pa rin yung mangangalaga noon. Tsaka in partnership with PNP, kasi yung bantay-dagat namin, hindi namin pinapapunta sa laot, na hindi kasama yung ating mga police. Ah, yes. Kasi may police power yon. At the same time, armed yun. Pero yung aming bantay-dagat is only armed with a binocular ng radyo, yun lang yung arm nila. Pero yung police, armed sila. At the same time, may police power. So, okay. Kapartner palagi yun pag nag-ano. So, ang kagandahan niya yung boy ay, alam mo, pag may nakikita sa'yo maganda, it can easily be replicated in other municipality. Okay. So, isa yan sa ano, sa krusada natin, sa programa natin. It must to be done or be replicated in other coastal town in the province of Sorsogon. Kasi Sorsogon-wise is a coastal province. Coastal province. Irusin lang ang walang dagat. Ano. Pero malaming isda. Pero so, yun yung ating ipapaalam sa kanila. At bless ang Sorsogon boy kasi yung Bacon area, Prieto Diaz, Gubat, Barcelona, Bulusan, yeah, the Pacific Rim, Matnog at Magdalena ay facing the Pacific Coast. Pagdating natin dito sa Bulan area na China na China, yan. China. Sorsogon Bay, China na yan. Castilla na yan. So napakaganda ng napaka-diverse ng ating ecosystem dito sa Sorsogon. So siguro ang calling natin ay napaka-importante yung fisherman talaga. Okay. Dapat ma-inculcate natin sa kanila the importance of the marine ecosystem. Lalong-lalong na ipaalam natin sa kanila yung science ng cycle ng mga isda ba? Kasi ang alam lang nila ihulihin eh. Hindi nila alam kung paano ba ito lumaki? Paano ba dapat ito lumago? Ano? So may mga pag-aaral, lalo yung science ng isda, na dapat malaman mo yon. So there are trainings, may mga trainings po kayo binibigay sa mga stakeholders, ito mga mangingisda, yes, para po makita nila ang kahalagahan kung how, kung paano lumaki ang isang maliit at paano sila tuluyang mas malaki ang pakinabang nila kung lumaki ang mga ito kaysa hulihin nila maliit sa sinasabi mo nga kanina. At ngayon na Mayor, ano ngayon ang pakiramdam ng iyong LGU, yung local government unit, na binigyan kayo ng 30 million pesos prize dahil dyan sa ginawa niyong program? Ano po ang nasabi nila? Beforehand, boy, kung nag-i-implement kami yung banning particular, we make it sure na kailangan mayroong consultation. Okay. We invite the Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Aktibo naman silang tumutulong sa amin. Sila ang nag-i-explain. Pati yung particular na batas kung ano ang kanilang mga dapat harapin kung gagawa sila ng mga illegal or hindi susunod sa patakaran ng ating gobyerno. So, we make it also sure na yung BFAR ay
in close coordination kami. Partner talaga niyo. Partner kami. Partner okay. kami ng ating department. May input din sila sa Preto Diaz. At sabi ko nga, nakaalalay sila palagi sa atin. Yun ang kailangan, boy, eh. Kasi maliit lang ang Preto Diaz. Mm-hmm. Kailangan namin yung support ng mga national government agencies. Uh-huh. Particularly dito sa coastal ecosystem, yung BIPAR. Okay. Very active naman ang ating provincial director at regional director. Okay. Kasama din dyan yung ating DNR. Okay. So, napakasaya namin, boy. Kasi, sabi ko nga, bonus ito. Ah, yeah. Dumating na ano. Dumating na Christmas, eh. Na Christmas. So, at the same time, ito na rin siguro yung product ng aming continuous conservation and preservation, yung struggle ba ng ating conservation wise ano. Okay. So yung 30 million ay may ano siya, may menu. Ah, okay. Where to spend? Opo, paano gagamitin, paano i-utilize. Mm-hmm. So more on coastal environment pa rin, coastal mm-hmm. ecosystem. Doon papasok 'yun. So sabi ko nga may letter na sa atin ang ating regional director, si Director Bien, na bako may magkakaroon pa rin ng consultation. Mm-hmm. Siguro kung ano yung livelihood na dyan, yan, i-upgrade natin. Okay. Ano? So, para mas lumago yung ating livelihood. Kasi, madami naman yan, may seaweed culture, may women's tayo nakalagay. Yung danggit processing, ano pa ba ang kailangan nila? Yung mga fisherman na kailangan ng bangka, we will provide them. Sa pagdating sa tourism, yung mga tour guides natin na fisherman, kailangan nila ng bangka, we will provide them. Pero mag-uusap kami, magkakaroon ng series of consultation. Kasama namin, sigura, palaging kasama namin doon yung BIPAR. Okay. Mayor, hindi naman masyadong apektado ang munisipyo ng pandemic. Well, lahat naman talaga, boy. Yung impact sa livelihood ng mga tao, particularo ito na umaasa dito sa coastal resources nyo, paano sila little by little bumabangon sa ganitong sitwasyon? Oh, maganda ba yung sinabi mo yung pandemic? Mm-hmm. Alam mo, nung March of 2020, okay. yung nagkaroon tayo ng lockdown, mm-hmm. the whole nation, mm-hmm. walang movement yung tao. Mm-hmm. Alam mo ba kung saan pumunta yung mga tao? Mm-hmm. Hindi lang siguro ito sa Preto Diaz. Pumunta sila sa dagat. Yeah. Pumunta sila sa dagat. Doon naghanap buhay? Doon sila, hindi hanap buhay. Uh-huh. Yung doon sila kumukuha ng pagkain nila. Ah, okay. Yung ating walang natigil yung trabaho ng ating transport sector, mga drivers natin, bus drivers natin. Pumunta sila sa dagat. May nakapakain ka agad sa family. So, yun ang kagandahan. At alam mo ba, doon natin na-realize na ang dami palang resource. Yung shell, mamumulot ka lang ng shell sa pagkailas. May pagkain na yung family mo. Mm-hmm. So, yun titingnan natin eh. Yung natural resources natin, boy, yung nyog. Yung nyog. Mm-hmm. Yun yung walang lockdown eh. Yeah. Anytime, may hanap buhay ka eh. Lalo na yung dagat, boy. Yung ang sarap ng isda. Pupunta ka lang sa dagat. Di ba? Okay mo, may pagkain ka na. Wala kang, hindi ka, wala kang hanap buhay kasi walang biyay yung chip eh. Mm. Yung walang biyay yung bus eh. Mm. Di ba? So, yun yung, yun ba yung pumuno ng pangangailangan ng tao? Yung ating natural resources. Yeah. Sabi ko nga, yun dapat yung lesson ngayon sa government natin, na dapat may focus, mabigyan talaga ng atensyon itong ating ecosystem, particular yung karagatan. Ang naging ideya niya ng Preto Diaz po, in-streamline niyo lahat ang possible resources na meron ng LGU. Tinignan niyo one after the other kung ano ang nararapat na papakinabangan at kung ano ang dapat i-preserve talaga from day one until now. Yes. Kasi sabi mo nga, 1993 kayo nag-start. That is already 93 to 2003, 2013. That's already 28 years of struggle. And you were gifted by that struggle. Correct. Ngayon, na-mention kayo, naging awardee kayo.
And the nation has recognized the potential talaga ng Prieto Diaz. Pero what I can say, Mayor, eto lang, hindi mangyayari yan without your leadership. Correct, correct. So, kailangan yung ano, somebody na mag-lead talaga. Yeah. And somebody that would probably implement. Opo. What must to be done. Yeah. Ano ang dapat, ano ang hindi. So, yun yung direction ba? Uh-huh. Kailangan may meron tayong bridging leader. Okay. Na steward at that. Opo, kinakausap yung stakeholder. Kinokonsulta yung stakeholder, tinatanong yung stakeholder. Dapat ganun yung relationship. Bridging leadership. Okay. Okay. Hindi yung ako lang ang masusunod. Kung ganito, ito to. Hindi. Dapat tatanungin kita. Huwag mong gawin yan. At ganito ang dapat natin gawin. So, mag-uusap tayo. Okay. So that is the concept of consultation. People empowerment per se. Ini-empower mo ako, ini-empower din kita. Okay. Sabi ko nga, alam mo boy, yung fisherman, alam nila kung sino ang mga nag-i-illegal sa dagat. Mm-hmm. Alam nila kung anong oras ginagawa yon. Alam nila yun. Kasi nandun sila eh. Yeah. Ako hindi ko alam yan eh. Di ba? Nakikita nila. Opo, alam nila yon. So, kayo dapat ang magsasabi. Ganito to, ani-an, ganito ang dapat gawin natin. Uh-huh. Pag-usapan natin. Uh-huh. At alam mo ba, ngayon nila naiisip na siguro yung dagat natin, boy, napakaganda talaga eh. Talagang, kung ma-preserve lang talaga natin, maniniwala ako, hindi gaano magtitiis yung tao. Tapos, napatunayan ng Prieto Diaz. Pinatunayan niya ng Prieto Diaz. During the time of pandemic, yun yung talagang napuntahan ng mga tao. Yung local government is just providing the bigas. Hanggang ngayon, boy, buwan-buwan sa Prieto Diaz, may 5 kilos of rice, lahat ng household. Okay. Hanggang ngayon, we provide them a rice. Lalo ngayon, yung ating mga fisherman ay hirap yan kasi malakas yung alon. Hindi sila makalabas. Masama ang panahon. So, controlled yung kanilang pagpunta sa dagat. Activity sa dagat. Ano ba ang dapat nating gawin kung ganitong panahon? So, tinatanong natin sila, ano ang pwede at ano yung hindi. So, yun ang kailangan. At inalam ko yan, boy. Eh. Hindi ko maisip, bakit ba yung mga fisherman ay sobrang hirap? Okay. Oh, pero doon ko nalaman na, well, yung social living na yun, medyo malalim na konsepto yun. Karamihan, alam mo ba, boy, inaral namin ng with the municipal health officer namin, bakit ba yung karamihan ng mga fisherman, yung mga anak may hika? Oo. Alam mo ba? Because of the vices. Mga bisyo ba? Oo. Sabi ng aming doktor. Uh-huh. Alam mo ba, Mayor? Mapapansin mo, kasi madalas din ako sa coastal area. Okay. Karamihan ng mga fisherman, manginginom. Yes, gin. Karamihan ng fisherman, maninigarilyo. Yan ang laban sa lamig eh. Tinanong namin. Yun. Ito ang panglaban namin sa lamig. Sa dagat, naninigarilyo kami kasi malamig eh. Pero yun pala, yung habang, siyempre, magkakaibigan tayo, nagiinuman tayo, shanty yung bahay natin. Yung smoke pala ng fisherman, smoke, nalalanghap yun ang kanilang mga baby, yung kanilang mga anak. So, yun yung second smoke na lalanghap ng ating mga ng anak. So, yun ang kaya Mayor yung nagiging hikain yung anak. So, ganun ba? So, yun yung mga mga medical explanation. Okay. Parang ganun ba? Okay. So, sabi ko nga, alam mo, malapit talaga sa akin yung mga fisherman kasi talagang sila ang bibigay sa atin ng daily pagkain. Okay. Tsaka alam mo ba, boy, ang mahal-mahal ng isda ngayon. Tama ka, Mayor. Mas mahal pa kisa karne. Karing baboy. Sa meat. Sa meat. So, sabi ko nga, tingnan nyo tan. O kung maayos lang natin yung dagat, hindi pa lagi kayo may pagkain. Maganda yung inyong income. So, siguro, ma-inculcate natin sa fisherman yung value. Mm-hmm. Yung value ng ating coastal ecosystem for the next generation to come. Ang appeal mo, Mayor, sa next set
of officials, public officials ng LGU dahil tapos ng term mo. For sure, naniniwala ako na you will be representing the 2nd District at the Provincial Board. Ano pong appeal mo dito sa incoming leaders ng Prieto Diaz after your term? Isa lang ang appeal ko, boy. Opo. Dapat masustain itong programang ito. Okay. Lalong-lalo na yung conservation, preservation, and protection ng aming coastal ecosystem. Likewise, in other municipalities, mm-hmm. alam po, lahat naman ng mga mayor ginagawa yon. Mm-hmm. Pero, diretso pa rin, kasi sabi nga, yung education is a continuous process. Mm-hmm. Hindi rin nawawala yung mga pilosopo nating fisherman. Pero diretso lang, continue lang. Hanggang, until such time na maalaman talaga nila na kailangan nilang sumunod. Tapos, at the end of the day, Mayor, ang achievement ng Prieto Diaz would be papakinabangan ng generations to come. Yes. And sa tingin ko, Mayor, it is your legacy. It is your legacy to the people of Prieto Diaz. Well, kasama ko rin doon po yung mga taong naging bahagi ng tagumpay na to. Ano? Hindi lang ako, kasi hindi ko ito kaya kung ako lang mag-isa. Pero nandiyan marami tayong katulong, lalong-lalo yun yung mga national government agencies, yung ating non-government organizations, yung people's organization, and those officials and officers na tumutulong sa atin, yung ating provincial government through the leadership of Governor Chis Escudero. Mm-hmm. Malaki ding factor yung ambag ng probinsya sa tagumpay na ito. At lalo-lalo na yung aking asawa, boy. Oh, siyempre. Talagang kasama namin siya sa ano? Kasama namin siya sa secretariat, sa staff. It goes with the long history that a success of a man is success of a man is a woman. Correct. Oh. And that is Judy. Kasama siya doon sa gumawa ng mga ano natin, mga PowerPoint presentations. Yeah, okay. Tapos documentations. Okay. Kasi yung MOBs, boy, marami yun. Ayan. Hindi lang ito yung sabing makita natin physical. May mga means of verification siya, mga documents to prove kung ano ang sinasabi mo. Mm-hmm. Hindi biro yung ating ano mga documents. Okay. At the same time, nagkaroon ng halos 3 days to 4 days na assessment doon mismo sa lugar. May virtual at may actual na tanong process. At alam mo ba, boy, bless ang Prieto Diaz kasi walang stilt house. Ah, okay. Sa Prieto Diaz, walang stilt house sa aming coastal. Oh, sa coastal area. Walang stilt house. Kahit isang stilt house, wala sa Prieto Diaz. Mm-hmm. So, wala talagang direktang mga dumi ng direktang pumupunta sa dagat. Sa dagat. Wala tayong stilt house sa Prieto Diaz. And yun, gusto kong pasalamatan ang mga men and women behind the award na nakabit ng bawayan ng Prieto Diaz. At the same time, yung taas, the Lord, God Almighty, for giving us the diverse marine ecosystem in Prieto Diaz, na dapat yung moral obligation natin, lalo yung mga elected officials, is to protect it and to conserve it. At alam mo, boy, lahat ng entries, yung kasi nagsubit yan halos 30 entries. Bumaba sa 18, bumaba sa 5, at bumaba sa final 3. Sa lahat ng entries na yun, boy, ang ganda ng marine, ng mangrove nila, may mga park pa doon. May mga structures na ginawa. Pero in Prieto Diaz, wala kahit isa. So nakita talaga noon na well-preserved at diverse. Natural na natural. Natural na natural. Okay. And strategy ko din ito kasi kung makikita natin, nagka-tunnel na yung mangrove dyan eh. Yeah, I have seen it. Tunnel. Oh. Papasok na doon yung bangka. So makikita mo talaga, wow. Meron palang kagubatan sa gitna ng karagatan. So paglampas mo doon sa mangrove forest, nandun na yung main attraction namin, yung aming Starfish Island. Okay. Ayun. Nandun na sa dulo. So yun yung main attraction namin. Natural pa rin doon. Wala ka rin pagkikita ng structure doon. So different kinds and different colors
of starfish na makikita doon. At the same time, napakaganda ng lagoon, lalo kung summer. Pero this time, medyo disturb ang dagat natin. Medyo malabo yung air. At pag ganitong panahon, medyo mahina yung ating mga nagtutur doon. Yeah. Kasi hindi advisable yeah. na magpunta doon at magtour. Okay, Mayor. Thank you so much po, Mayor, for your time. Salamat po. Again, congratulations and good luck sa political career mo ng mga dating araw. And hopefully, someday, somehow, you will be part of the National Congress. Thank you so much, Mayor. Thank you. And that ends our conversation.